Familiar tayo guys dito sa mga manok, dito sa manok na pula. Pero paano kaya dito ang kanilang itsura dito in real life? Ayun, syempre mga kaloko, sa video na ito, ipapakita natin dito ang mga totoong itsura dito ng mga manok dito sa manok na pula sa totoong buhay. Kaya syempre guys, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi ka ditong updated sa mga bagong videos natin. Sa unang manok natin dito guys, ang manok dito na pula, na which is ito yung base model natin, na alam nyo na na ito nga guys, ang kalook-alike niya dito sa totoong buhay. Manok na pula rin guys. At kung mapapansin natin dito, pulang-pula para sila dito magsasabong. At ito madalas dito yung dinadala ng iyong itay, pumupunta sa sabungan. Pagbalik na pa uwi, ayun, may ulam na kayo mamayang gabi. Natalo pala sa sabong lang ya. Unang manok pala natin dito guys, kuhang-kuha na oh. Namumula dito, nagkakahiyaan kasi silang dalawa dito guys eh. Mukhang sa tingin ko guys, nagkakainlaban dito yung dalawang manok na ito. May pag-iibigan ditong nangyayari. So guys, huwag kalimutan bigyan ng like ang video na ito kung nagustuhan mo pala itong video na ito, no? Next na manok naman tayo dito, ang manok na itim. Na parang naalam ko na dito kung sino dito eh. Ito nga pala guys, lumabas na, walang hiya. Parehas sila ditong maitim. Grabe, hindi ko na makita dito. Parang nag-brown out lang konti. Ganito na yung kulay dito ng manok na itim ha. Kaya-kaya niya ditong manalo dito sa hide and seek. Pupunta lang siya dito sa medyo madilim-dilim na part. Mula paa hanggang ulo, maitim na maitim. Grabe, ang itim ng kilikili ko. Kasi itim to ng kilikili ko, joke lang. Hindi naman masyado maitim yung kilikili ko guys. Pero yung pawis guys, manamis na miss yan. Kaya bago kayo magkape dyan, kumuha muna kayo ng katas ng aking kilikili. Grabe, ang baho. Lagi ha, eto nga guys, ang manok na itim guys. Hawig na hawig. Ngayon, tignan natin dito yung isang manok pa. Next naman natin dito guys, ang manok dito na bundat. Na mukhang maganda dito yung maging kalukalik niya. Eto nga oh, grabe, parehas na parehas dito. Kasi bundat na bundat din dito guys, ang manok na ito. Ito yung manok guys na oversize. Sa real life talaga guys, meron talagang ganitong manok na oversize. Mataba dito yung paa, tapos mabalahibo dito, tapos malaki-laki dito talaga guys yung katawan kasi kain ng kain yan eh. Magmula umaga, tanghali at gabihin, kain ng kain yan guys. Wala nang ginagawa, parang ako lang yan eh. Tamad-tamad lang sa bahay. Masipag lang ako ditong gumisig kapag kainan na. Pag maghuhugas ng plato, ayun, kulasan na. Ganun lang guys, para makaiwas dito sa maghuhugas ng pinggan. Manok na hubad naman guys, ang susunod dito. Para namumukaan ko na dito ah. Para magiging maganda dito yung kamukhaan niya, sabi ko na nga ba guys. Manok dito, na walang balahibo. Mukhang malapit-lapit ng katay ng manok na to. Mukhang malapit ka nang ilagay sa kaldero kaibigan. Pero hawig na hawig guys ha. Ganito talaga dito ang manok na hubad. Kasi sobrang strong niya ni. Biruin mo guys, kahit sobrang labig pa talaga, kayang-kaya dito ng balat dito ng manok dito na hubad. Sobrang hot niya kasi guys, kaya naman nagtatanggal na dito ng mga balahibo. Joke lang guys, sa tingin ko kasi kaya nagtatanggal yan ng balahibo, malapit na siyang iluto. Ito yung mga araw na masaya-saya pa siya dito, makikita pa natin dito yung guhit ng kanya mga ngiti. Next na manok naman natin dito, ang manok na robot. Uy, grabe, interesting. Ano kaya dito magiging kamukha niya? At ayun, grabe, robot nga, walang yan, pabira. Kalahating robot, kalahating manok. O manok pa ba yun? O parang unan. Lang yan, ano nangyari dito sa manok dito na robot? Mukhang ito ang kalukalat niya dito. Parang Terminator lang guys ha. Parang may mission siya dito sa planetang Earth na iligtas ako dito sa kapahamakan. At siya dito ang magliligtas sa akin dito at magsasacrifice ang kanyang buhay para mailigtas lang ako. Mukhang Terminator na ito guys. Grabe, meron pa siya dito ng circle dito. Ibig bang sabihin nito, hindi siya dito Terminator. Baka naman Iron Man ito. Baka naman siya dito ang Iron Man, no? Oo nga, no, maganda rin siguro dito guys kung may manok dito na Iron Man. Uy! Lahat na dito nang naisin natin dito manok, magkakaroon, no? Maganda sana guys, suggestion lang, Tatay Games. Mas maganda ata kung every month ka dito maglalabas dito ng manok. Kahit dalawang manok every month, mas maganda yun. Next na manok naman natin dito, ang manok na lechon. Amoy pa lang guys, ang sarap na. Nako, alam ko na, sabi ko na nga ba, ito yung kamukha niya dito eh. Sabi ko na nga ba, ito yung real life dito talaga dito ng manok na lechon. Itsura pa lang, katas pa lang, amoy pa lang, ulam na. Masarap kumain dito ng lechon. Hawig na hawig oh, pambira, paano to maglalaban guys? Siguro pag naglaban itong dalawang ito, tikiman na lang guys. Wala nga pala sila ditong bibig. Paano nila titikman ng isang isa? Kung wala sila ditong bibig, walang niya, suntukan na lang to. Sabagay, kung fu kasi ito guys eh. Itong manok na lechon guys, nag-aral 10 years dito, nag-aral dito para mamaster dito ang kung fu. Kaya naman, ibinuhos niya dito ang kanyang nalalaman bago siya dito maging lechon. Kinalaban niya pa dito yung tagaluto sa kanya. Bago siya maluto guys, yung cook dito, kinalaban niya pa eh. Mabuti na lang, nanalo dito yung cook.
Kung hindi, hindi siya maluluto dito. Ito guys, yung pinaka-best season sa mga ipinakita natin sa lahat ng manok dito. Itsura pa lang, ulam na. Next manok natin dito, ang manok na balbon. Uy, grabe. Ano kayo mag-iari dito, no? Tingnan nga natin. Uy, oo nga, balbon nga. Oo nga pala, guys. Meron kasi dito, guys. Real life ito, ha. May mga manok din kasi, guys, sa Amerika. Na which is, ito ang tawag sa manok na ito. Ewan ko pala, hindi ko na-research. Basta itong manok na ito, guys. Kasi mabalbon talaga siya dito. Madaming feather. Napupuno dito yung ulo niya dito hanggang sa baba ng feather. Kaya naman ito yung sa tingin ko yung katapat dito na manok na balbon. Pareha sila ditong balbon. Ang problema lang kasi sa mga ganitong manok, guys, maliit lang dito yung karne. Kaya kung gusto mo dito magtinola, gawin mo ng tatlo. Huwag mo na rin kalimutang daanan kami dito sa bahay. Next manok naman tayo dito, guys, ang manok na pilay. Wow, pilay. Sino kaya dito magiging kabukha niya dito? Siyempre naman, manok din na pilay lang niya. Ito nga palang manok dito na nilagay natin, guys. Totoo, existing talaga to. Nagkaroon dito ng isang manok dito na napilayan, kaya nilagyan na nila dito ng bandage. Ang problema lang dito, wala siyang saklay. Kaya nilagyan ko dito ng saklay. Parehas na sila dito, guys. Ang pinagkaibahan lang dito ay wala sila ditong benda. Alam nyo ba, guys, kung bakit napilay dito ang manok na pilay na yan? Kasi nga, guys, chachap-chapin na sana siya dito ng amo niya. Ang problema, nakaligtas siya. Mabuti na lang, bukol at mga galos na dito inapala niya. Kung hindi, baka sapitin niya na dito ang nangyari dito sa manok dito ng lechon. Next na manok naman tayo dito, ang manok na zombie. Eto guys, paano kaya dito magiging real life dito ng zombie na to? Ayun! Pambihira, kakaiba! Zombie na zombie talaga, guys! Naaagnas ang kanyang katawan dito at ang dami ditong tusok-tusok. Mukhang hybrid dito na zombie itong manok na ito. Isipin mo na lang, no? May nakita ka ditong manok, libre lang. Ang problema, ganito. Manok na zombie lang yan. Maaati mo pa ba ditong kumain dito ng manok kung ganito ditong itsura? Don't judge the book by its cover, guys. Pag niluto, parang tinola din lang dito yung lasa. Medyo maalat-alat lang at mapait-pait. Parang pinapaitan ata to pag niluto, ha. Ibig sabihin ay puso silang parehas. Hawig na hawig, guys, eh. Ito talaga, guys. Kulang na lang talaga dito tornilyo, eh. Lagyan na lang natin dito ng tornilyo. Joke lang, wag na pala. Baka pumangit, guys, eh. Next manok natin dito, guys, ang manok dito na alien. Uy, may real life kasi ito na version, guys. At ayun, lubabas na lang niya, pambihira. Ang pangit, ha, parang ano lang, ha. Parang alien pa ba to? Manok pa ba to? Ewan ko ano nangyari dito. Kulang lang siya dito na antena, guys. Pero real life, manok na alien ito, guys. Grabe, sinasakop na tayo dito ng planeta ng mga alien. At ang mga alien ay pumupunta sa ating karagatan at nagsuswimming. Grabe, nag-explore ata itong mga alien na ito sa Earth, guys. Kaya naman pumupunta sila dito. Para ang talim dito ng tingin niya sa akin, guys, ha. Gusto mo ba akong isama sa inyong planeta, mga alien? Lang niya, mamaya magkatotoo, eh. Pag-gising ko, wala na. Nasa kalawakan na ako dito. Yung pala, bangungot na naman. Lang yan. Lagi akong binabangungot, guys. Hindi ko man alam kung bakit palagi na lang dito. Ngayong buwan na ito, parang nabibilang ko mga lima ata or anim na beses ako dito na bangungot. Lang yan, pambihir. Ba't ganon? Yun yung dahilan, guys, kung bakit di pa tayo dito naglalaro ng horror game. Next naman tayo dito, ang super sisiu, guys. At alam ko nahuhula niyo na dito yung kalukalik niya. Heto nga kasi, guys, yung kalukalik niya, walang hiya, sisiu din. Ang pinagkaiba lang, guys, itong isang sisiu, guys, kasi nag-gel, eh. Nag-gel ang buhok yan. Wala naman talaga ditong kakaiba dito sa manok na super sisiu, eh. Bukod sa nag-gel lang talaga ng manok, wala namang pagkaiba tong dalawang ito, eh. Mukha talaga ditong pinagbiyak na bunga. Mukha sila dito magkapatid, guys. Ito talaga yun, hintayin na lang natin dito. Sa tingin ko, guys, mailalabas kasi dito ni Tatay Games yung Super Saiyan 3. Na yung pinagkaiba lang niya, guys, haba lang dito yung buhok dito ng Super Sisiu. Tapos medyo lalakas siguro. Baka kami-kamihana dito yung gamitin niya dito ng atake. Pag pinagtabi dito yung dalawang manok nito, guys, makikita mo parang magkapatid lang, guys, eh. Parang pinagbiyak na bunga. Para ka lang dito nag-reflection. Sisiu na sisiu talaga, eh. Next na manok naman tayo dito, ang manok dito na pink. At sino kaya dito ang kamukha niya dito? Na walang iba, ito walang niya, pambihira, pink na pink green, walang niya. Naglagay lang tayo dito ng maskara, eh. Mukha naman kamukha niya, guys. Wala kasi ako mahanap dito na kamukha niya. Ngayon na itong nakita ko dito in real life. Kasi totoo, guys, yung manok na ito. Ang pinagkaiba na lang nila dito, walang baril. Kasi gusto ko sanang totohanin dito yung baril. Ang problema, guys, baka magkaroon tayo dito ng violation kasi nga bawal. Mukhang natusta siya dito sa araw at namumula. Siguro may rashes to. O baka na dengue. Lang yan. Next manok naman natin dito, si Taguro. Mukhang magiging maganda dito ang kalukalik niya. Parang alam ko na, eh. Tignan nga natin dito. Uy! Grabe, oo nga.
kamukhang-kamukha dito ni Taguro ito. Pambihira, ito na ang real life dito ni Taguro. Ang tagal kong iniisip yun lang. Eto na guys, oh, pambihira pag nagsuntukan siguro itong dalawang ito. Parang lamado itong isa eh. Mas malaki dito yung katawan dito. Mas mahaba at mukha siya ditong manok. Mukha siyang tao dito guys eh. Parang ano lang, kapre lang guys eh. Pero yung pinagkaibahan lang dito guys, si Taguro sumanib sa manok. Ang problema dito, hindi siya mukhang kapre. Mukha siya ditong tikbalang lang. Parang ano lang, hindi pala kapre iniisip ko guys. Tikbalang pala yun lang yan, pambihira. Nalito-lito na ako eh. Ito yung isang, ay hindi pala ito isang 10% Taguro. Parang 70% pa lang ito na Taguro guys. How much more pag isang 10% na? E di kamukhang-kamukha na yun ni Taguro. Lang niya. Pero in fairness guys, ang ganda dito ng kalukalite niya. Maskulado. Siguro araw-araw yan sa gym. Next manok naman tayo dito, ang manok dito na Vulcan. Wow! Grabe! Eto na yung kalukalit niya! Walang niya, pambihira, bato. Isang statue guys! Mukhang hawig na hawig nga. Hindi tayo nagkamali dito na nilagay. Mukhang hawig dito na manok na Vulcan dito ang statue ito. Walang niya. Bato-bato kasi itong manok na Vulcan guys eh. Kaya naman bato rin dito yung kahawig niya, which is perfect guys! Ang galing natin pumili dito ng kahawig niya. Statue kasi ito. Lagya. Pero syempre guys, eto na talaga dito yung kamukha dito ng manok na Vulcan na which is eto. Grabe. Kasi may mga nagsasabi sa atin dito guys na dito daw kinuha dito ni Tatay Games yung concept. Pero sa akin lang personally, medyo hawig lang ng konti pero hindi naman masyadong hawig guys eh. Malayo naman dito yung itsura eh. Kaya masasabi ko dito na unique pa rin dito yung gawa ni Tatay Games dito. Kasi nasasabi ko ito kasi ginawa nila ako dito ng manok. Joke lang. Pero biro guys, talagang medyo magkaiba naman talaga eh. Oo, pareha sila ditong bato pero isa mukha talaga ditong dinosaur. Ewan ko yung dinosaur o dragon ito na mataban, oversize itong larva dito sa COC. Samantalang dito naman kay Tatay Games, kita naman dito yung pagkakaiba guys. Hindi naman kuha eh. Pero mas maganda siguro kung medyo i-redesign dito ni Tatay Games ng konti. Siguro dagdagan niya na mas maraming buntot. Para wala na magsabi dito na kuhang kuha at dito ginaya dito yung manok na ito. Kasi hindi naman talaga eh. Obviously, physically. At pag pinagkumpara mo, hindi naman magkamukha eh. Nataon lang siguro guys, ganun naman talaga eh. Nataon lang kasi yan guys, kasi syempre magdodrawing ka nun. May mga pagkakataon talaga guys na kapag dumodrawing ka dito, may nagkakaroon dito ng kahawig. Pero hindi mo naman talaga dito kinopya mula dun sa karakter na yon. Kaya sa tingin ko, unique pa rin ito. At sa tingin ko guys, dito na natin tatapusin ang video na ito at naway nagustuhan nyo ang content natin for today. Kaya syempre huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin. Salamat ulit sa patuloy na pagsuporta, mga kaloko.